kayo ba, as 25 greatest kayo, kinailangan nyo rin gawin ito. Mag-adjust, makibagay, makisama. Yeah, ako personally, oo. When I was with Presto, I'm playing almost 48 minutes every game. So talagang very tiring yung role ko doon. Pero nung mag-transfer ako sa San Miguel, star-studded yun. Kagagaling lang sa Grand Slam team. Nag-adjust ako doon. Parang pinrove ko kay Coach Norman na deserving ako doon. So para sa akin nga, yung adjustment na sa teammates mo, sa sistema, sa coach, sa organization, at saka yung acceptance ng role na hindi ka kagad porque score, main guy ka dito, paglipat mo rito, main guy ka kagad. Hindi, kasi bago ka dumating doon sa team na yon, may core na yun. Meron na sila. So you have to adjust. Kaya nung nasa San Miguel na ako, naging limited ang playing time ko, parang divided kami, equal samboy, minutes. Samboy ba? Oo, pero during that time, I took it as parang positive sign sa akin. Bakit? Hindi ako masyadong sagad sa practice game. Hahaba ang playing years ko, ang career ko. Di ba? Parang mas madali ang basketball sa'yo dahil marami ka nakakatulong para manalo. Did you ever have to make that adjustment for any of the teams that you played for? Eventually, yes. At maliban dun sa binanggit ni Allan, napakahalaga na maintindihan mo kung paano maging maayos na teammate, kung paano maging maayos na parte ng organization, kung paano maging eventually ambassador ng PBA. Kasi kung pinag-uusapan yung galing at husay, paniniwala ko lahat na nakakaapak sa PBA, kaya nakarating, magaling. May husay, may distinct na kakayahan, kaya sila napili. Pero bakit yung iba tumatagal, yung iba hindi gaano, yung iba talagang nagdadaan lang? Probably, mas naiintindihan nung iba kung ano yung ibang nakabalot sa responsibilidad ng isang PBA player. Hindi lamang yung maging consistent, maging maayos, kundi pati yung pag-alaga sa pamilya, kasama yon. Pati kung paano makitungo sa mga fans, lalo nung generation namin, kasama yon. At higit sa lahat, yung maintindihan mo na pagtalo ka at masungit ka, kailangan marunong ka pa rin humarap sa mga tao. At intindihin mo na kung wala yung mga tao, eh walang laman yung pinaglalaroan namin. At sa kabutihang palad naman, nung panahon namin nila Allan, maayos naman. Paglabas mo, eh sinisigawan ka na nila. Sa tuwa. Sa tuwa. Sa tuwa. Minsan sa tuwa.